Good day guys, welcome back sa channel natin. Bale, dito tayo ngayon sa Paranaque. Kaso, may kinabit lang ako dito na ano, may inayos lang ako yung flow map. Kinabit ko lang yung APC. Ngayon, diretso tayo sa ano, sa Cabuyao, Laguna. Mag-estimate kasi meron tayong estimate na kakabit na jet pump tapos yung mga electrical yon. Pakita ko sa iyo yung estimate natin tapos diretso tayo guys doon sa ating site niya yun. Bale, kabit lang ako dito sa Paranaque nung ano, may APC tapos may team troubleshoot lang ako yun guys. Guys, dumaan ako ng Cabuyao, naging problema, sobrang lakas ng ulan. Kaya saglit lang ako, hindi ko na na-videohan yung pag-estimate natin. Pero dadaan natin yung isang project natin dito sa Calamba City kasi titignan natin kung nagkakabit na sila ng ano, ng rib deck para mag-islab, para mapag-prepare na tayo pag magbubuhos na sila ng islab. Tapos may lista na natin yung mga materials na kailangan para sa islab ng electrical tsaka plumbing guys. Ngayon, wait lang natin na may kita yung traffic. Malapit na tayo dito, pero nasa Calamba na ako. Yun, yung sa ano kasi, sa Cabuyao, is deep well din yun. Lalagyan natin ng pump or jet pump, tapos magpapalit tayo ng bladder, tsaka yung mga wiring ng electrical. Yun, tapos bali, dahil na rin ako Calamba, halos isang way na lang. Kasi kanina maga, Paranaque ako sa Better Living, mayroong ginawa lang, tapos dumaan ako ng Cabuyao. Ngayon, isang daan na lang way pa uwi. Ito naman Calamba City yung dadaan natin, yung project natin isa dito. Kung magbubuhos na sila ng ano, ng slab, tingnan natin. Ito guys, tayo sa project natin. Yan din sa Calamba City. Yan. Mag-aabang tayo ng electrical. Ito na yung mga PVC natin, tsaka plumbing. Yan, nakita nyo yung ating ano, rib deck, yung ating forma. Pakita ko sa inyo paano mag-aabang ng plumbing tsaka electrical sa rib deck na slab. Or sa islab na ang gamit na forma is rib deck. Yan. Kasi sa mga ibang video natin na pag-aabang ng electrical sa islab is ang formworks pa nila is either phenolic or plywood guys. Yan. Yan, kahapon nga pala. Hindi ko na napakita yung pag-estimate natin sa ano, dun sa Cabuyao. Kasi ang lakas ng ulan, kamakita niya. Yung pag-after ko galing ng Paranaque. Pagdating pa lang ng Muntinlupa, isang lakas ng ulan. Yan, papasalamat nga pala sa ginawa natin doon sa Paranaque sa Better Living. Napaka welcome na welcome tayo, kaya salamat po sa may-ari yung nirefer nating pump. Yan. Yan guys, balik tayo dito sa project natin dito. Habang mga tayo dalawang CR dyan, yung may box na yun, kahitin nyo yung kahoy na yan, yung may box na yun, tsaka ito may box na ito guys. Yan, dalawang CR dito sa second floor. Yung muna ibang natin before tayo mag-abang ng electrical. Yan, gagamit tayo ng welding machine kasi medyo makapal yung ating ano, rib deck or steel deck. Yan. Para mabutas natin yung paglalagyan natin ng PVC. So yung PVC natin is dito. Ito yung ating ano, yung CR natin. Yan. Dito natin lalagyan itong 4 inches natin na PVC. Tapos lagay tayo dito ng isang PVC din dito guys, para sa laboratory. Sorry, hindi para dyan tayo magana. Hindi tayo magbubutas kasi ito yung tatamaan ng asinto niya. Hindi tayo maglalagay. Kaya mula dito, 4 inches. Ayan. Tarot tayo dyan. Ito yung tatamaan ng 12 inches. Ayan. Kaya ito yung magiging center ng butas ng ating sa ano, sa waterproof. Tapos yung laboratory dito, tayo magbubutas. Bubutasin din natin ito. Tapos floor drain dito guys. Ayan. Naglalagay ng floor drain. Isa dito. Tsaka isa dito. Ayan. Doon pag ano, bubutasin natin ng bilog. Yung welding machine na yung gagamit natin. Ngayon kasi pagka yung grinder eh. Wala naman tayong acetylene dito sa site. Ayan. Welding machine na lang pang bubutas natin sa rib deck.
Isa, inabot lang tayo ng ulan. Pero natapos natin lahat ng butasin. Ngayon, napag-weldingan natin. Ayan. Tapos ito, doon sa planning. Yan, ito sa water closet. Tapos yung isang yun is para doon sa ating, ano, sa ating floor drain. Yan. Tapos ito yung ating, ano, yung ating lavatory. Yung sa electrical, tapos na rin yung paglalagyan natin ng, ano, ng mga junction box. Yan, nabutas na rin natin. Yun, tapos sa kabilang side yun, may nakita nyo sa dulo, is nakatayo na yung PVC natin. Para sa ano yun? Sa bathtub. Yun. Ang layo nga pala nun is 1 feet din, 30 centimeter din yung ating magiging layo nun. Medyo baba mo tayo kasi naulan guys. Pero natapos na natin yung paggagamitan ng welding, kaya okay na kahit tayo ng welding mamaya. Mga PVC na lang iabang natin kasi bukas is bubusan talaga ito guys eh. Meron tayong bayaning bayaning buhay na ito. Si Boss Eni, pari. Siya yung nagtatumuturo sa atin para maitali yung mga PVC kasi naabot tayo ng ulan. Kanina, siya rin yung matibay humawak sa welding eh. Siya lahat nakapagbutas niya, Nay. Welding rod. Welding rod. Kung makikita nyo, walang takot sa kuryente yun eh. Oh, ito, oh, nag-suot ng mask niya, oh. Disguise na. Nag-disguise siya para hindi makilala. Pare, ba't ikay nag-disguise? Kilain. Iya din naman. Galing sa inyo to dyan. Magbubutas na lang tayo dyan, pataas. Kaabang tayo ng dalawang PVC 3/4 para sa third floor natin. Isa sa ilaw, tapos sa outlet. Tapos another dalawang 3/4 para sa isang spare. Tapos aircon. Yun, may propose na aircon. Then, yan, kaya binutas natin. Para sa ilalim. Hindi tayo magbubutas ng junction box pagka magwawiring tayo, nakalabas na yung ilalim ng junction box. Bari, ganito yung mangyayari sa kanya. Na, ito. Meron tayo ditong yan. Ganito yung mangyayari sa kanya. Yan, butas na siya dito. Tapos yan, tapos lalagyan na kuna ng papinto sa ilalim para hindi pumasok yung halo lahat dito or yung cement. Kasi yung gagamitin dito is ready mix, kaya bukas basta bubusan na lang. Sisecure lang ni paring Seni ng tali kasi pag ano ito ng ready mix, pwede siyang magalaw pagka hindi nakaayos ng tali yung ating mga PVC pipe. Yan dito is 3/4 yung ginamit natin doon sa mga feeder line kasi pwedeng dumaan dyan is number 12 anong feeder line natin dyan. Tapos ito yung papunta sa switch natin. Yan. Ito. Sorry, ito pala. Another ilaw pala yan. Yun, ilaw sa terrace. Ito yung papunta sa switch natin. Ayan, pababa dyan. Yun. Yun yung sa ibang part ng video natin na isinilsil natin, guys. Ayan. Bali yung pag-aabang naman sa rib deck, sa formworks ng mga plywood, is halos pare-parehas lang naman. Wala naman siya pagka-iba. Yun lang, pagka-rib deck, kailangan mo mas maganda, butasan mo na. Para hindi ka na magbubutas pa sa ilalim, guys. Yun. Pero yun lang din, halos parehas lang. Tapos yan, angat siya sa halo. Makikita niya. Ito yung PC niya. Yan ah. Yan. Makikita niya, angat pa siya sa PVC. Kaya, mas semi-make sure niya na dapat naka, hindi nakalapat. Kasi pagkahan ba, ito na ito. Yan. Yan, pagkaganyan is, mangyayari sa kanya, is kukunti lang or nakalabas siya sa halo. Kailangan na yung tangi. Dapat angat siya. Sa side ng CR na to, ito yung ating water closet guys. Yan. Kailangan lagi nyo ibubutas guys kasi yung steel deck hindi naman yung tatanggalin na, kaya yung abang ng PVC bubutasin nyo. Tapos ito yung ating ano, yan, lalagyan natin ng floor drain guys. Yan, binutas ko na rin, lalagyan na rin ng PVC pipe na number 2. Yun, kailangan yan binutasin nyo muna kasi nga pag ito inibang nyo tapos hindi nyo binutas, hindi nyo na may lulusot yung ating ano, yung ating PVC guys. Ito guys, in overtime na ni Seni Boy yung ano, electrical. Dapat uwi na ako eh. Talagang pinilit pa kami ni Seni mag overtime eh. Sipag. Sipag talaga ni Boss Seni, ala. And okay na yung abang natin ng electrical dito sa ating ano. Mangyayari na lang is antay na natin siya mabuhusan. Pero lahat is tapos na naman. Yan. Yung mga junction box nakakabit na.
Yan. Sa plumbing, okay na rin. Ito yung ating sa ano, sa jacuzzi. Oh, sorry, hindi pa jacuzzi. What? Bathtub lang. Ang tabang natin ng bathtub, kalimitan is 30 cm din from wall. Pakita ko sa inyo, ha? Yan. Ito yung maging wall niya. Yan. Yan. Angat niya dito ng 4 inches. Malamang kasi dito, dito kaya angat. Kasi yun yung ano niya. Yung CHB niya. Yan, mula dito. Then, yan. Ito guys, ah. Yun. 30 cm kalimitan. Iaabang natin para sa, ano, sa bathtub natin, guys. Tapos, yung water supply niya is, hindi natin idadaan. Hindi natin idadaan dito sa slab. Kumbaga, sa side na, guys, dito. Sa wall, tapos, diretso siya pataas. Ganun din sa kabilang CR. Ginawa natin is, ano, doon na rin sa kabilang side, yung ating water supply. Kumbaga, nasa labas niya, sa gilid siya. Para if ever magka-problem, hindi kayo problema. Ba, may leak. May problema na lulusot yung tubig or tutulo sa ilalim ng inyong ceiling. Kasi lalo na ito, tiyak na magkakaroon ng ceiling to gawa ng naka-rib deck tayo, guys, eh. Ayan. Or steel deck. Ayan. Kaya, masanin natin yung mga leak. Ayan. Consider natin yan. Kasi ito, kaya dito ko padadaanin, tataas pa to, may third floor pa to, guys. Ayan. Tapos, yung ating sa electrical, okay na siya, guys. Nakaabag na yung ating, ano, yung ating mga electrical, junction box, PVC para sa ilaw. Yung sa outlet natin, hindi ko na dito pinadaan. Kasi nga, bukas na yung buhos. Sa side natin, dadaan siya. Yung outlet lang naman natin dito, sa bedroom. Alos doon lang siya sa side dadaan. Kaya hindi natin pinadaan sa slab. Kumbaga, bilisan ito. Kasi kanina magagaling pa ako, nandi pa. Nag-abang pa ako din ako sa, ano, yung 80mm, binatap namin yung 80mm na wire. From service entrance, papunta sa loob ng main panel yung pakita ko din yung video nun. Buti na lang, andiyan si Paring Seni. Na, Paring Seni! Tinulungan tayo ni Paring Seni kasi solo lang tayo nagpunta dito sa Calambagis eh. Almost yan. Madagim na. Yan, mag-C6 na. 5:30 na. Tayo nakatapos, guys. Kaya, okay lang naman. Nakatapos tayo ngayon. Nung abang ng electrical. Tapos yung papunta doon sa panel, diretso doon. Pag-wiring nito, papakita ko sa inyo sa ilalim ng steel deck, guys, para magkaroon kayo ng idea. Itong ating ginawang electrical, tsaka nitong plumbing. Tsaka yung paglilinyo nitong plumbing natin dito sa jacuzzi, papunta sa ano. Tapos, yung ano kasi, dapat dito yung iaabang yung ano, parang i-hold to kasi, pakita ko nyo sa inyo sa plano, guys, ha. Dito yung water closet, tapos doon yung lavatory ngayon. Nasabi ko doon sa ano, is parang sisikip na, kaya parang pag-isipan kung dito yung magiging ano niya, yung kanya magiging water closet, tapos, or sorry, dito yung laboratory, dito yung water closet, kasi ito yung magiging pinto niya, guys, eh. Pag dito pa natin nilagay, nasa plano kasi nandito yung water closet, tapos laboratory, sisikip na kasi yung bathtub niya hanggang dito. Kalimita kasi sa bathtub, 80 cm yung lapad niya, tapos siyempre kailangan pa natin mag-allowance ng 10 cm bawat side, ayan. Kaya liliit na siya. Kaya baka yung maging proposed na water closet is dito na sa side na ito, paharap. Tapos dito na yung lavatory. Then yung pinto ng CR is dito. Yan. Bukas naman, si ano, pagdating ng buhos, or nung ready mix, uunahin na muna yung natapos natin doon. Then, ito na yung susunod. Yan. Pakita ko sa next video natin yun. Bibidyo ko rin yun. Kaya ito muna, part 1 natin yung gagawin. Papakita ko muna. Para hindi masyado humaba yung video natin, guys. Yan. Yan, at maraming salamat po sa pag-suporta nyo sa mga video natin, sa walang sawa nyo panood. At sa mga ngayon pa lang nakapanood, subscribe nyo na po yung channel natin. Like, share, and click nyo na po yung notification bell para like and updated. Yan, at maraming salamat po sa inyo lahat, sa walang sawa nyo pag-suporta. Ingat kayo, guys, and God bless po.